So welcome back to another video. In this video, isi-share ko sa inyo about my bill is, kung paano ako na-increasean dito sa bill is, kung magkano yung increase ko. So for your information, if nakasubaybay naman din kayo sa channel ko, is malalaman nyo about sa bill is journey ko. But anyways, for you to have an idea, nag-start po ako maprubahan sa bill is, nung nag-apply ako, is 500 pesos. So nag-start po ako sa 500 pesos lang po, which is parang top up lang siya, bill is top up lang talaga siya, hindi pa talaga siya totally cash loan. So magkaiba yun ha, si top up siya kasi cash loan feature ni bill is. So anyways, nung nag-apply po ako doon sa app, is wala po silang hinihingi sa akin mga documents or mga payslip, ganyan COE or mga other proof of income. Wala po, nagdiretso lang din after nung sinabi kong freelancer ako ganyan, nagdiretso na lang din ako sa dashboard. Then nakita ko nga yung offer sa akin is 500 pesos. So doon po ako nag-start. Siyempre, in-avail ko yon kasi sabi nga nila para ma-increasean nga daw. So in-avail ko yon. Sa next offer nila sa akin, naging 800 pesos. So after noon, na-offeran ako ng 3,000 plus. Then after that, ito na nga yung huli. Offer nila sa akin na 9,750 pesos. So if napanood niyo yung mga vlog ko about bill is, so nakikita niyo and makikita niyo talaga yung journey ko sa bill is. So alam ko small amounts lang talaga yung progress ko dito sa bill is, pero kung nakikita niyo, paangat siya talaga ng paangat, as in paakyat ng paakyat yung offer nila sa akin. Basta the key is gamitin lang talaga siya or i-avail siya. So hindi siya katulad kila GCash loan products na may G-score na sinusunod para ma-offeran tayo, pabago-bago yung offer natin doon. But dito kay bill is hindi. Kailangan talaga gamitin natin siya. Yun yung napapansin ko dito sa bill is, kasi pag hindi natin in-avail yung loan dito or top-up loan dito sa ating bill is hindi po siya mag-i-increase. So, but this time nga, isi-share ko naman sa inyo yung last payment ko sa aking bill is cash loan nga, kasi para malaman natin at magkita natin kung magkano yung magiging offer nila sa akin after this 9,750 pesos. So balik ko lang sa offer ni Billy sa akin na 9,750 is in-avail ko po yun for 3 months sa cash loan. In-avail ko po siya ng 3 months to pay kasi yun lang yung available loan terms niya. And this is my 3rd month na to pay. And tingnan natin kasi real time naman nag-o-offer agad si Billy is eh. And then may idea kayo ha on how I'm going to pay and ano talaga yung mangyayari dito. Well, excited din ako if ever ba na ma-increase ako or magstay yung amount na yun. So let's see. So dito sa bill is up ko. So makikita nyo dito sa dashboard ko na may 50 pesos akong balance kasi 9,700 lang yung kinash loan ko. Then dito sa may baba nakalagay dito upcoming due date. So makikita agad natin na meron akong 3,671 na babayaran. So ito yung last payment ko. So i-click natin. Then ito yung lalabas. So wala akong choice dito kundi pay all installment or pay next installment kasi last na nga to. So click natin yung pay sa baba. Then ito yung lalabas. So madaming payment method ha. Pero ang usual kong ginagawa is nagbabayad ako through my Union Bank kasi mas mura. 10 pesos lang yung bank fee niya kaya ang mura talaga. So anyways, proceed na tayo sa payment. So click natin yan sa baba. Then, wait lang natin. So, in process na yung ano natin, pero okay na yan. As in, nakapagbayad na ako. Nag-text na rin sa Union Bank sa. So, balik tayo sa dashboard. So, 9,750 to 16,000 pesos! Sobrang laki ng tinaas! Diba sabi ko sa inyo, real time talaga si bill is nag-i-increase. So, as you can see, real quick, from 9,750 to 16,000 pesos. So this time naman, itatry natin tong i-click si cash loan. Titingnan lang natin kung ano yung itsura ng dashboard nito and kung anong ganap dito kay cash loan. So from 500 to 16,000 yung loan journey ko dito, as you can see. So sa installment term ko is 2 to 3 months pa din. So bakit naman ganun, bill is hanggang 3 months to pay pa din ako. Then yung repayment frequency ko is pwede kong bayaran twice a month or every month yung niloan ko. So sa baba nakikita natin dito yung installment amount. Yan, magbabago yan, gumagalaw yan kasi dinadrag ko nga sa loan amount yung pwede kong i-loan. If ever hindi ko siya gustong isagad or 15,000 lang or 10,000 lang or 5,000, nasa akin naman yun kung magkano yung i-loan ko. So hindi naman required isagad to. Ayan, so drag lang natin ng i-drag. Ayan, para may idea kayo na ganyan yung mga monthly niya, every month na binabayaran, ganyan. Ayan, medyo mabigat no, mabigat siya kasi pero mo 16,000 to ha, then kung 2 months mo lang babayaran, so ang monthly nun medyo talagang low po. Para may idea kayo, ganyan siya.
So wala pa din naman nagbago sa repayment frequency, isa ano ko sa installment term ko. But anyways, so grabe lang talaga, mag-offer si Bill is as in legit na legit po talaga yung higher loan offer talaga nila sa atin. Once na inaway lang talaga natin yung cash loan or yung mga top up loan balance natin sa Bill is legit po talaga na si Bill is as hindi madamot talaga. And as you can see naman, mababa lang talaga yung interest niya. So may nagtanong sa akin if may service charge si Bill is, yes po, pero napakaliit lang. But pag i-compute mo kasi yung service charge plus interest is pumapatak lang din siyang 4% to 5% monthly yon. Mababa lang nun, mababa na yon, promise. So back to it, so I'm so happy na na-increasean ako ng ganito, 16,000 pesos, no? So imagine nga, sinasabi ko nga sa inyo, nagsimula ako sa 500 pesos, tas hanggang sa na-unlock ko si cash loan, hanggang sa pataas ng pataas yung offer ko. But on the other side, hindi ko lang nagustuhan yung kanilang loan terms. On my case, parang puro hanggang 3 months to pay yung babayaran ko. So imagine ha, 16,000 pesos, then 3 months to pay mo lang siyang babayaran or 2 months to pay. So medyo mabigat yung monthly niya. So ganito ba talaga ang kalakaran ni Bill is pagdating sa loan terms, is short term payment lang siya. Kasi ang alam ko kasi hanggang 12 months to pay siya or 24 months to pay. Pero naisip ko lang, baka nasa evaluation category pa din ako, na-assess ko lang din talaga nila yung payment ko. So baka dahil doon, kaya yung loan terms ko is medyo short term pa lang. So ako lang to ha, hindi ko alam kung ganun si Bill is. Okay, so let me know sa may mga Bill is dito, please pakishare naman yung experience nyo kung ilang months to pay yung offer sa inyo ni Bill is at kung kailan nyo na-unlock yung mga longer loan terms. Kasi sa case ko talaga, from the beginning up to this end is 2 to 3 months to pay lang talaga. Kahit hindi ko na-unlock yung cash loan ko noon, hanggang 2 to 3 months lang talaga yung ino-offer sa akin ni Bill is to pay. But other than that, nangingiba mo pa rin yung happiness ko noon kasi syempre na-increasean tayo na anytime, pwede natin tong ma-turn to cash, ma-convert to cash, which is napakadali lang din i-convert to cash, and pwede rin natin tong gamitin as payment method sa mga store or mga merchants na partner ni Bill is na tumatanggap ng Bill is as payment method. So one legit store na tumatanggap ng Bill is based on my experience is si All Day Supermarket sa Vista Mall. So makikita natin dyan na may mga Bill is silang QR code dyan, and so legit po yan kasi si Bill is naman talaga is pang buy now pay later. So para din siyang virtual credit card na pwede natin gamitin to buy products. Anyways, if ever gusto natin naman siya ipambayad sa ating Lazada orders, pwede pa rin tayong mag-top up dyan via Lazada Top Up. So ginagawa ko yan noon, pambayad ko ng last pay later, ganyan. Kung may mga Lazada Flash Cash kayo, kung gusto nyo pambayad si Bill is, pwedeng pwede yun. At Lazada Top Up, pwede rin kayo dyan mag-cash out via share trade. So, but ideally kasi, ang marirecommend ko siyempre sa inyo kung gusto nyo i-cash loan si Bill is o i-convert to cash Bill is of course, pwedeng pwede natin tong isend sa ating GCash account number or sa ating bank account number. So for my case is, nagawa ko na rin siya last loan ko sa kanila, which is sinend ko siya sa aking GCash account number, 10 pesos lang po yung charge. So, napakamura lang po. And darating din agad-agad real-time yung kinash loan nyo. One good tip, and beware na rin sa may mga Bill is dyan, then if ever gustong-gusto nyo talagang ma-interesan, ang gagawin nyo kasi dyan, i-avail nyo si Bill is, tapos babayaran nyo agad, mag-advance payment kayo, hindi nyo natatapusin yung 3 months to pay or 2 months to pay, babayaran nyo agad kasi gusto nyo nga na ma-increasean agad. So, very wrong move po yun ha. Based on my experience, maling-mali yun. Kasi ginawa ko rin yun nung na-offeran ako ng 800 pesos. Then, ganun ang ginawa ko para ma-increasean ako. Gina Gia talaga ako ma-increasean nun. So, ang nangyari, naging 800 pesos din yung offer nila sa akin. Walang nagbago. So, wag na wag yung gagawin yun na maglo-loan kayo, then mag-advance payment kayo. Mahalaga po kasi sa Bill is yun, meron silang record sa atin kung paano tayo magbayad, kung good payer ba tayo or bad payer ba tayo. So, yun lamang po, and I hope ay natutunan kayo sa video ng ito. And kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para update kayo sa bago pa pong mga videos like this. So, thank you for watching this video. Bye!